Magandang araw po mga ka-agri. Charlie Cruz, naka-condition farm para po sa agrihan tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Hanap Buhay. Last week po, ayan, napag-usapan natin paano nagsimula itong hobby na naging negosyo ng ating Alcacid Aviary and Farm. Na-discuss din po niya na ang pinag-unan niya inalagaan dito ay people o yung mga peacock natin tinatawag. Ngayon naman po, ibabahagi sa atin ni Sir Joel Alcacid paano nga ba yung naging improvement ng kanilang alaga nung magsimula sila at sa hanggang ngayon, pati paano ang kanilang management dito. Magandang araw, pare! Andito na naman kami! Magandang araw, Idol! At magandang araw po, mga ka-agri. Welcome po ulit kayo dito sa Alcacid Aviary and Farm. Pare ko, nasa background natin, puro mga, ano, mga, ito, peacock kasi lalaki. No? Oh, peacock kasi lalaki. Okay. Pare, kung ikukumpara mo yung ating peacock noong 2010, asa ngayon, gaano ba tayong kalayo? Medyo malayo-layo na. Although, nahuhuli pa rin internationally, pero medyo malayo na. Kasi nung una natin, nilagaan natin dito yung mga regular Indian blue, the pabukod status, and then the black-shouldered, at saka yung konting puti. Ngayon, sa Alcacid Aviary and Farm, meron na tayong more or less mga 35 to 38 color varieties at mutation dito. Para yan bang mga high mutations and rare colored, pareho bang alagaan yan katulad ng mga pangkaraniwang pika? Yeah. Pares lang sila ng pagkain, pares lang gamot. Pares din ang alaga. Ang pinag-anuhan mo lang dito is yung rarity ng kulay, ng bloodline, as compared to the ordinary people. Ngayon pare, ito, no? Kasi siyempre itong mga ka-agri natin, hindi naman talagang sanay sa peacock yan, sa peepaw. Ngayon, pare, paano ba to? Ang breeding, ano ba dito? Parang katulad din ng manok? Halos pareho rin? Parehas din siya ng breeding ng chicken kasi magkamag-anak lang naman sila. So yung breeding season nila, halos pareho? Ang breeding season ng peepawls ay nagsisimula yan. Pag maganda yung condition, meron na yan ng January up to July. So kami, na-extend namin yan hanggang isa, napapaaga namin. Katulad ngayon, meron na kaming mga pumapatak na itlog. Hanggang August, kaya namin yan ibatakin ng breeding. So, halimbawa, kung ako ay interesadong bumili ng peacock dito, ng peepaw, so, yun, ano ba yung edad, tamang edad, nung kukunin ko para maibibreed ka? Kasi, alam nyo, siyempre, yun ang gusto natin eh, yeah, na breed yung ating alaga. Ang recommendation namin palagi, if you're planning to breed peafowls in free range na nakagala lang, advisable kumuha tayo ng less than a year na ang edad or 1 year old. Pero kung talagang naka full confinement ang ating mga alaga, 2 year old at saka 3 year old is ready to breed na sa mga peafowls. Pero pare, halimbawa, magko-confinement kami. So gaano ba yung kalaking lugar na gagawin kong kulungan para makapag-breed sila? Sa peepaw, ang recommended na minimum is 80 square foot per bird. So if meron tayong trayo, mag-consume yun ng 240 square foot, which is around 14 feet by 14 feet ang enclosure. 10 feet ang hub, ang taas, maximum of 12. Pare, narinig natin sa background kayo na yung parang iyak na yon. Ano ba yon? Mating call na ba yung gano'n? Yan, mating call yan. Mating call nila yan. Lalaki so, ang gumagawa? Lalaki lang gumagawa niyan. Ah. So, may mating call nila is only during the breeding season. So, ginagawa nila yung mating call pag ready na sila o parang pang-attract nila pang-attract, sa mga babae? Pang-attract. Buong season. Kaya pag may sound na ganyan, nagsisimula na kami magkondisyon. Ano nga ba yung pangkaraniwang sakit ng mga ganitong fowls? Karaniwang sakit nila pagka 1 to 3 months old ay yung coccidiosis. At tsaka, yun, pagka naikutan ka ng medyo ng yung avian, malaria ba yan? Oh, avian malaria. Yan, yun ang
mayroon nakaka-apekto sa kanila. Ayan po, maka-agri ha. Yan po yung ngayon management ni Parin Joel kung paano niya ginagawa itong kanyang mga crosses ng people. Ngayon, para ito ba ay pwede? Halimbawa, marami kang sinabi mga mutations eh. Pwede ba mag-cross-cross yung mga yon? Pwede kasi ginagawa talaga yan. Yung sa regular blue na Pabo Cristatus, ay kinocross nila yan sa green blood. Pag ang anak nila is a hybrid na tinatawag nilang emeralds or the spaldings, medyo iba na yung itsura nila. Mas maganda yung tayo. Ayan po, nagpapasalamat po ang Agri TV kay Parin Joel sa pagbabahagi sa atin kasi po ito mga in-depth, ang tagal niya pong pinag-aralan to, then binabahagi niya sa atin. Sa susunod na linggo naman, lipat naman po tayo. Fancy chicken naman po yung ating magiging discussion. At siyempre, andito pa rin po tayo sa Calamba, Laguna, sa Alcacid Aviary and Farm. Muli po, ito po si Charlie Cruz ng Candice Chin Farm para po sa Agrihan Tayo ng Agri TV at iba pa. Kasama sa Handap Buhay.